Bawat tao ay may kanya-kanya kwento, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang naisin, kanya-kanyang mga pangarap. Pero ano nga ba isang simpleng buhay? Buhay naman sabi natin, simple, pero makita nating nagpakatapat sa Panginoon. Edna! Edna! Oh, Nay, ang lagay niyo naman. Pagod po. Aba, oo, napunta ako rito dahil gusto ko namang makita yung mga apo kong yan. Asa na ba yung mga apo kong yan? Natutulog pa po, Nay. Taglet, ano po, katawagin ko. Ito kaming magkakapatid. B-Boy, Sam, gising na. Andyan lola mo kala inyo. Ano ba? Gising na kayo. Itingin mo na kung kuya mo. Kuya! Gising na! Kuya! Gising na! Lola! Lola! Ano ko itong opo ko? Abado ka tapa. Marunong nang mambola. Dahil dyan, meron ka ni Ma'am Tiso. Ayan! Mamaya na, maraming pasagubong na. Pagod pa si Lola! Ay, nako, Nay! Parang last week lang, sinabi niya sa inyo, maganda kayo. Masasanay sa pera yung mga batang yan. Hindi nang bigay ng pera pag nakukuwi kayo. Eh, tumigil ka nga dyan! Mano po, La? Tawa ka ng Diyos. Ay, nandun po si tatay. Oo nga, asa na ba yung tatay niyo? Minsan lang ako punta dito nung maaga, hindi po kumarat na ng bahay. Nay naman, naghahanap po ng trabaho kasi may nakapagsabi sa kanya na pwede raw siyang umekstra ng trabaho dun sa ginagawang building dun sa kanya. Abay, dapat lang. Kesa naman punta kayo ng punta ng simbahan, eh wala man na, alaman lamang kayong nailuwing pera. Ay, nako, Nay, eh ano naman po tayo? Sinisisi niyo na naman yung tao. Eh, nagsisikap na nga siyang makahanap ng trabaho. Tsaka, okay lang naman sa akin na magsimba sila kasama niya yung mga bata. Basta huwag niya lang akong sasama doon, no? Abay, bakit? Nakakain niyo ba yung panalangin at Biblia? Aba, nung nasa akin ka pa, busog na busog ka. Hay, nako! Nay, nakarmisan na ba kayo? Hindi pa nga eh. O, sabay-sabay na kayo ng mga bata. Mga bata! Wana, Sam, B-Boy, kakain na! Gaya ng ibang mga bata, siyempre, may mga magulang din ako. May tatay na ginagawa lahat at nagpapakasipag para buhayin ang simple naming pamilya. Pero talagang hindi ko lubos maisip ay bakit nagawa ni nanay ang bagay na ito. Ito ang nanay ko at ang kasama niya, si Rudy. Ang usap-usapang kabit daw ng nanay ko. Thank you.
buti niya nang nalalaman ang usap-usapan. Bakit si Sam, ha? Gay, ako nang bahala dyan. Binga! Nakita ko nanay mo, may kasamang lalaki, ha? Siguro may connect nanay mo. Ayoko sana makipag-away, pero binastos niya ang nanay ko. Alam mo, masama makipag-away. Kahit ano pang sabihin nila sa akin o sa nanay mo, hindi ka dapat mapasok sa kahit anong gulo. Tara, uwi na tayo. Napakabait ni tatay. Lagi niya ako sinasama sa simbahan eh. Di ko alam kung bakit ganun siya. Di ko maintindihan kung bakit sa kabila ng sitwasyon namin, sitwasyon ng pamilya namin, hindi niya magawang magpa-apekto sa mga yun. Para bang lagi siyang masaya sa lahat ng ginagawa niya. Kahit may naririnig na siya tungkol kay nanay, kahit sa simbahan nila, maging sa aming mga kapitbahay, hindi siya nagpapa-apekto. Uy, alam niyo ba, si Edna, nakita ko sa may kanto, may kasamang lalaki. So, you telling me I am a liar? Ba't ano ba nakita mo? Sa kanto, may nakatarap, nakaparadang tricycle. Dalawa lang sila sa loob ng tricycle. Tama ba yun? Wala, yung nagawa niyo yun? Ay, ang bait ng asawa nyo na. Oo, ewan nga. Ko ba? Grabe, ano? Hoy! Ano ba kayo? Ang aga-aga, kung kanina naman ba yung pinag-tinsyon nyo? Pag sinaisa nga kayo, ang aga-aga, baka manasin kang tigahan ko. Guys, musiwi na kayo! Hindi kasi yun nakakatotohanan na nakita. Oo nga, maring-maring. Nakita! Nakita! Nakita sa ebidensya. Baka naman hindi. Baka nagkakamali ko ba? At nababalik ka pa ng sabon? Yung panlinis sa mga maruruming bunga nga? Ito na po. Labis-labis na ang pagtatraidor ni Kuya Rudy kay tatay. Noon, buo pa ang tiwala ni tatay kay nanay. Hanggang sa... Base sa kwento ni B-Boy, ito ang mga sumunod na mga pangyayari.
pero hindi ako naniwala. Dahil bata pa siya nun. Hanggang sa natuklasan ko na ito pala ang mga totoong pangyayari.